Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga, kapatid, ako si Reverend Dick Dimasangal ng CRC Kabuyaw, Daughter Church ng Laguna. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating demosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 19 verses 32 hanggang 37 na may pamagat na Farther Laws of Kindness and Justice. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa, patnubay na nagmumula sa iyo na manguna ka sa iyong dakilang gawain sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Basahin po natin ang Leviticus chapter 19, 32 hanggang 37. Verse 32, stand up in the presence of the elderly and show respect for the aged. Fear your God, I am the Lord. 33, do not take advantage of foreigners who live among you in your land. 34, treat them like native-born Israelites and love them as you love yourself. Remember that you were once foreigner living in the land of Egypt. I am the Lord your God. 35, do not use dishonest standards when measuring length, weight, or volume. 36, your scales and weights must be accurate. Your containers for measuring dry materials or liquids must be accurate. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. 37, you must be very careful to keep all of my decrees and regulations by putting them into practice. I am the Lord. Sinasabi dito na may karagdagang batas para sa kindness and justice na kailangan itong maisapamuhay. Unang-una ay ang paggalang sa mga matanda at magkaroon ng matinding pagkatakot sa Diyos. Maging sa mga taga-ibang bansa na naninirahan ay huwag silang abusuhin at ibigay sa kanila ang pag-ibig na mula sa Diyos. Alalahanin ninyo na kayo ay nakitira sa lupain ng Ehipto ng napakaraming taon. At kung kayo ay isang businessman o negosyante na ang ginagamit na sukatan ng pagninegosyo ay ang timbangan, marapat lamang na ito ay tama at walang pandaraya. Ang Diyos ay tapat at totoo. Ayaw niya na nakalalamang siya sa tao. Tapat ang Diyos at dapat lang na maging tapat tayo sa anumang bagay na ginagawa natin. Sa aking konklusyon, mababasa natin sa Mateo 5:17, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Sa ating pong pansamantalang pagtatapos ay makita sa atin na buhay ang mga kautusan ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso, lakas, pag-iisip, at mahalin natin ang ating mga kapitbahay na mga banyaga na ito ay refleksyon sa ating pag-ibig sa Diyos. Ang bansang Pilipinas, ang mga namumuno at sa nalalapit na halalan ng barangay, captain at mga kagawad na maging mapayapa. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan buhay.
bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga!